Magandang araw sa ating lahat. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, OFW Simple House Vlog. I-share lang po natin ang fruit of labor ni Ma'am Heidi Okno Secretario. Siya po ay OFW sa Taiwan. Nagtatrabaho siya doon bilang isang caretaker for 5 years. Continue lang po tayo sa panonood na makakuha po tayo ng idea sa kanyang bahay. House floor plan ng dream house ni Ma'am. May sukat itong 20 by 26 feet. Meron itong dalawang kwarto, isang CR, living room, dining, kitchen at terrace. Ito naman po ang modern house or perspective ng dream house ni Ma'am. Sa pagpapagawa ng ating bahay, hindi po ito madali o basta-basta lang ipatayo. Marami pa tayong mararanasan na pagod, pagtitiis at tiyaga. Kung tayo man OFW, dapat mayroon tayong mapagkakatiwalaan na kamag-anak sa Pinas. Habang wala tayo doon, mayroon nag-aasikaso sa gagawin sa ating bahay. At ito na nga po, sinimulan pinatayo ang bahay ni Ma'am noong June 28, 2020. Matatagpuan po ang dream house ni Ma'am Heidi sa Pangadyan, Sambuanga del Sur, Philippines. Ang lupa naman po pala ni Ma'am Heidi na pinagpatayuan ng kanyang bahay, may sukat itong 150 square meters. Nabili niya ito ng 70,000 pesos noong June 2020. Mga materyales naman po na ginamit sa dream house ni Ma'am, sa hollow blocks, 2,000 pieces, 10 pesos each. Sa cement naman po, 200 bags, 230 pesos ang bawat isa. Mga bayad naman po sa workers ni Ma'am sa kanyang bahay, 5 katao ang gumawa. Sa mason is 500 pesos a day. Sa laborer naman po is 300 pesos a day. Nakapagpa-install na rin si Ma'am ng kanyang sliding window glass, 6 pieces, 23,000 pesos. Steel trusses ang ginamit ni Ma'am sa kanyang bahay. Nakagastos siya ng 28,000 pesos at color roof longspan type, 63,000 pesos na gastos ni Ma'am. Kasama na dito ang spandrel. About naman po pala sa ceiling ng dream house ni Ma'am, made of hard duplex. Total cost sa ginastos sa dream house ni Ma'am Heidi kasama na materials, labor at lupa umabot po sa 970,000 pesos.
Guys, panoorin po natin ang full house tour ng dream house ni Ma'am Heidi. Congrats po kay Ma'am Heidi Okno Sekretaryo. Ito na po ang bunga ng kanyang sipag at tiyaga niya bilang isang caretaker sa Taiwan for 5 years. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at subscribers. God bless po sa ating lahat.